Sabi muna natin si Congressman Gustavo. Uy, Gustavo pala pangalan ni Gus. Ay, ang galing, Gustavo Gastambunting, ang chairman po ng House Committee on Legislative Franchises at kinatawan po na ikalawang distrito ng Paranaque. Congressman, magandang umaga po sa inyo. Good morning, sir. Kong? Ayan. Congressman, okay, Congressman. Naririnig niyo po kami ng maayos, Kong. Po. Apo, narinig ko na po. Ayan. Unahin na. I can hear you now. Yeah, yeah. Unahin po natin yung, di ba pinawalan na po, ano, nakawala na yung dalawa, pinagbigyan apo, na, i-furlough ba ito o talagang pinakawalan na sila? Pinakawalan na po sila on humanitarian visas. So, the committee, after a thorough deliberation, kasi may mga iba gusto furlough, yung mga iba gusto wag policy, no? At pero we were able to prevail upon them and the vote, naging unanimous vote na rin na to let them go. Opo. So hindi ito temporary. Hindi po ito temporary. They're really free to go. Yes, they're free to go. Opo. Okay. Pero can they go back to their program? Halimbawa, babalik sila sa programa, tapos uulitin na naman ulit yung kanilang mga naunang akusasyon. Wala bang restrictions, well, Kong? Right now, that's their choice, no? But the committee has already approved the resolution asking NTC to suspend the airing of SMNI. And we will just wait for the NTC action then. Opo, pero ang bola ngayon nasa NTC, partner, kasi as a body, yung kamera, hindi naman sila pwedeng executive function yan, hindi ba, Kong? Correct po. Opo. Kong, so ano it's po? It's a executive function. Alright. Ano po ang naging saysay ng pagdetectin niya sa kanila? Well, we just want to... We had to punish them. And, you know, the misbehavior in the session, we all saw that, no? And they truly misbehaved. And the records will show that. And the videos will show that, no? That's why si Ka Eric sent a letter of apology from the misbehaving part in Congress. Ano po ang sabi ng NTC, Kong? Di ba may recommendation tayo doon? Nakausap nyo naman yung pinuno ng NTC. Ano daw yung magiging action nila? I have not talked to them, but I understand it's okay. The resolutions with them already, since the committee report has been adopted by the plenary, and they will now conduct their own investigation and look at the complaints filed before them. Kasi may mga kaso pong SMNI nasa nakalad sa NTC, no? So then they will make their action. They will make the decision. Okay. Kung yun pong unang hiningi ninyo, kaya po ang naging basehan kanilang pagkakadetain ay ang hindi pag-reveal ng source. Isa rin po yun, yes. Di po ba? Na-reveal na po ba? Opo. Na-reveal yes, na po ba ang kanilang... It was revealed. It's a male source and it has been relayed already to the Senate President. Opo. Pero parang may sinasabi po si Celis na wala daw po siyang nire-reveal. Yeah, wala siyang nire-reveal. Well, alam po, nasa kanya po yan kung you'll go back with this word, no? Mm-hmm. Wala siyang reveal. Ako, meron po nire-reveal. May pangalan po kaming binigay. Kasi paano ko naman mahuhulaan yung pangalan niya kung di siya nagtabi. Mm-hmm. Di ba? At may witness kayo? May testigo ba kayo? Meron po. Ayun. Oh. Di kung may testigo, di mas matibay yun. Ano po? Correct. Ngayon, opo, di ba itutuloy, tuloy-tuloy pa rin po yung investigasyon sa SMNI. Ano po? Ipapatawag nyo ba yes. si Pastor Apollo Kibuloy? Yeah, definitely in the discussion of the bill, no? Then we will have to call Pastor Kibuloy and all the directors and officers of SMNI in the future hearings of the bill on the revocation of the franchise. So, napadala na po siya ng imbitasyon, Kong? Wala pa po kasi napadala na po siya for the last hearing at ang explanation niya, he will not appear because he is not an officer of SMNI.
But the position of the committee is you are the ultimate beneficial owner. Oo, therefore, you should also be called. Actually, yun so, nga ang gusto kong... Apo. In the next series, yun po ang makikitinan natin. Okay. Apo, anong ibig sabihin ng beneficial owner, Congressman? Hindi ko mag-hits yun. Well, ano ibig sabihin nun? Siya bang may-ari o hindi siya yung may-ari? Mm-hmm. Siya po ang tunay yung makikinabang dun sa operation. Programang yun. Mm-hmm. Kasi naka-layering lang. Kung baka may mga kumpanya, pero makikita mo pa rin yung audience kung sino talaga ang tunay na makikinabang at siya po talaga. Yun ang findings ng committee. So, okay. So sino po ang may-ari? Anong paniniwala ninyo? Sinong may-ari ng SM&I? Si Pastor Cabroy. Oh, yun na nga. Eh, di, kaya nga. Siya may-ari noon. Hindi kailangan nga talaga correct. Siya ipatawag. Mm. Oh, correct. At kapag ka hindi patuloy po siya na hindi pumunta sa mga hearings, iko-contempt nyo rin po ba siya? Well, I will have to leave that to the committee because the power of the contempt is a collegial decision. So, okay. We would not, I don't want to preempt the members. All right. Mm-hmm. Pero sa papel, Kong, sinong nakalagay doon na may, di ba sa kumpanya naman, partner, may ganun, di ba? Ano, incorporation or something? Oo, may sa kasi marami po, marami po mga kumpanya, meron pa sole corporation, kapasok, na may-ari. So, pero pag inanalyze mo, ang ultimate, pwede sila maglagay ng ibang pangalan, pwede sila maglagay ng ibang pero makikita mo naman kung sino talaga ang tunay may-ari. At na-trace back yun. No? So, even SEC agrees that the ultimate beneficial owner will be also Pastor Kimberley. Punti ka mo yung mga shareholdings ng mga kumpanya kasi meron mo yung sole corporation, tapos meron siya individual shares, tapos may mga shares yung mga iba, no? Pero pag sumasuma mo, a majority pa rin si Pastor Kimberley. Yun ang findings ng committee. That's why that will be clearer in the coming hearings, no? I think that should be made clear kung paano nakuha yan, no? So, okay. So can the House compel Pastor Apollo Kibuloy to appear in your committee? Yes, you can. Okay. Mm-hmm. And you're going to do it? Yes, that will be the call of the committee. But definitely, we will be calling him again in the future hearings. Okay. Sige, hanggang dyan muna. That's one thing for sure. We will be calling him in the next year. Opo, okay. Opo. Sige after po. The holiday. After the holiday. So, next year na? Mm-mm. Opo, kasi break na ho kami. Break na eh. Pala, break na sila. Christmas break na. Oh, Christmas break na partner. So, ang balik ninyo, January, na po? Third week of January. Third week na ng January. Okay. Oh, medyo mahaba-haba. Yeah. Thank you. Maraming salamat, Congressman. Maraming salamat. Tawag ulit kami. Po. Bye-bye. Salamat. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas po. Magandang umaga po sa inyo mga taga-pakit. Opo. Yeah. Thank you. Si Congressman Gustavo Gas Tambunting.